doon nakakuha ng buta si Satanas para ibenta yung bunga na yun. Lumabas bigla yung salesman na sabi ni Satanas, di ba mukhang masarap? And, you know, sabi ng babae, o nga ano, o, pumpara mo yung pinaka ano niyan, kulay niyan, di ba mas mukhang matamis. Pagka tinikmam mo yan, nako, sabi ni Satanas, talagang super sarap yan, at hindi lang yan. Habi ni, habang nakatingin si, hindi siya nakatingin kay Satanas, nakatingin siya doon sa bunga. Habang nakatitig siya, at hindi lang yan, sabi ni Satanas, kapag kakinain mo yan, ay mas magiging matalino ka at pareho kayo magiging makapangyarihan ng Diyos na iyong sinasamba. Kaya ayaw niyang ipakain sa'yo yan habang nakatitig siya. You see? The power of looking. Ang hindi natin alam, nakatingin siya, ginagamit niya ang kanyang mata, but her heart was already fixed. Nakalimutan na niya ang warning sa kanya na mister niyang si Adan. Ang sabi niya ganun, huwag kang kakain yan. At habang tinititigan niya yung bunga na yon, nakalimutan din niya ang warning ng Diyos sa kanya, huwag mong kakainin yan. Bakit? Bakit niya kinain? Sapagkat tinitigan niya mabuti. That's the power of the eyes. Kaya nalaglag ang tao because tinatawag na lust of the eyes. Eve looked. Okay? At ano nangyari? Si Adan, okay, he also looked. At doon pareho sila nalaglag. Maintindihan po niya mga kapatid ko, okay, na napaka-importanting kontrolin natin ang ating mga mata. Amen? Okay, sapagkat alam po ninyo, kung mayroong mga bagay-bagay na talagang sabi nga, the eyes is the windows of the heart. Di ba? It's the windows of the heart. Okay? Kaya pagka anuman ang nakikita ng mata, nako, diretso agad sa puso yan. Pinuproseso agad ng ating mga anyan, ng ating puso. Okay? Kaya kung meron man po dito, okay, na you're being tempted, okay? Kung ano man yung mga bagay na yan, saan man yung kahinaan mo, okay? At nakita mong medyo ano, alisin mo niya yung mata mo. Okay? Naalala po ninyo si Haring David? Si Haring David, mga kapatid ko, imbis na nandun siya sa labanan, si Haring David ay nagpahangin doon sa kanyang tore. Di ba? At habang siya nagpapahangin sa kanyang tore, huy, init. Okay? Ay, pagkabigla, huy, ano yun? Okay? Ang matindi, bigla siya napatago, ang inilabas lang niya yung mata niya. Ayan na naman, pinahamak siya ng kanyang mata. Tama! Okay? Hindi pa na siya, malagay ko, nagumingi pa ng largabista doon sa kanyang ano, mata na naman! Inilapit pa lalo ang kanyang mata. And you know what? Pinahamak siya ng mata niya at yun ang umpisa ng downfall ni Haring David. Okay? He committed adultery and he committed murder. Pinapatay niya ang asawa ng babae. Alam po ninyo saan siya, ano nagpahamak sa kanya? Mata. Ang ganda-ganda ng puso ni David. Okay? Dahil hindi siya naging aware, ano po ang nangyari? Siya po ay nalaglag sa kanyang buhay. Ang puso niya ay nakurap ng bagay na nakita niya. Hello? Amen. Never will David kill kung hindi kalooban ng Panginoon. Pinapapatay nga sa kanya si Haring Saul eh. Anong sabi niya, sabi niya kay Lord, tungkol sa kay Haring Saul, pwede niya patayin. Sabi ni God, you can kill him. Ikaw na ang hari. Masama ang ginawa niya sa akin. Anong sabi niya? God, who am I? Sabi niya ganun, to kill God's anointed one. Ayun niya pumatay. Pero nung nakakita siya ng ano, okay? That's the power of the lust of the eyes. Are you here? Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, gusto mo makurap? Gusto mo magkaroon ng heart attack? Okay? Well, pabayaan mo yung mata mo. Pabayaan mo yung bibig mo. Sigurado magkaka-heart attack ka. Siguradong magkakasakit ka sa puso. Okay? Ang Christian life mo ay babagsak.
sigurado, okay, ang Christian life mo, ang buhay mo bilang isang Christian, ang pananampalataya mo hindi lalago. Kaya sabi nga, again, babalikan natin ang payo sa atin ng Proverbs, above all else, guard your heart. Amen? Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Mihinga pa ba ang mga Kristiyano ngayon? Amen. Yeah, glory to God. Praise God, bukas araw ng mga puso. Kaya bukas araw ng mga puso, ang i-check natin ang ating spiritual na puso. Okay? Mamaya, titingnan natin, healthy ka ba? Okay? Kumakabog ka pa ba para sa Panginoon? Alright? Healthy ba yung puso ko? Oh, medyo tumitigok-tigok na lang ng konti. Okay? Hindi na tibok, tigok na. Alright? Okay, so, that's the second thing that we need to discipline in our body parts. Next, discipline your feet. This verse is very tricky at napakaganda nito. Pakinggan po ninyo. Sabi po kanina, verse 24, verse 25, basahin natin yung two verses. Proverbs chapter 4, verse 26 and 27. Sabi po rito, ponder the path of thy feet and let thy ways be established. Turn not to the right hand nor to the left. Remove thy foot from evil. Okay? Sabi po ron, NIV yung binasa natin kanina kasi that's sa King James Version. Kaya meron mga tinatawag na mga die. Para naman doon sa mga medyo mababaw ng konti yung English, sabi ron, make level path for your feet and take only ways that are firm. Not swerve to the right and to the left. Keep your foot from evil. Now, kung bakit yung nilagay itong New King James Version, ay kasi may explain kong mabuti. Sabi po dito, no, ng wisdom ni Solomon, you ponder the path. Ponder. Pagka sinabing ponder, you don't think once, you think twice, thrice, at yukuri mo, dahan-dahan mong pag-iisipan mabuti ito. You seek advice, you even research for this. Okay? Bago ka gumawa. Now, ang ibig sabihin na, kaya sabi ko, you discipline your feet, it's not the literal feet na didisiplinahin mo. Kasi kung literal feet ang pinag-uusapan dito, sasabihin mo, ah, hindi ko problema yan, pastor, sapagkat ako, ang pinupuntahan lang ng pako ko, hindi trabaho ko, bahay, palengke, bahay uli, at saka church, bahay uli. Wala akong problema dyan. Hindi po yan ang sinasabi, okay, ng Word of God nito. Pagka sinabing ponder, okay, the path of your feet, ito yung pamamalakad mo sa buhay mong ito. Okay? Paano mo pinapamalakad ang buhay ko? I mean, di ba, pinapalakad natin ang ating mga sarili sa mga desisyon, right? Ngayon, kung ikaw ay gagawa ng desisyon, ang sinasabi niya rito, you ponder. Pag-isipan mong mabuti. Okay? Ang mga bagay na ano, gagawin mo sa iyong buhay. Sapagkat kapag hindi ka nag-isip mabuti at kung magdi-decide ka sa buhay mo ng bara-bara, mananagot ka rin sa Panginoon at ang mangyayari ito, maapektuhan ito ang iyong puso. Kapag ka ikaw ay nag-decide ng bara-bara. Ang maganda rito, mga kapatid ko, sabi rito, tingnan po ninyo yung verse 26 ng NIV version. Sabi niyo, make level paths for your feet. Ang ibig sabihin, di ba tingnan ninyo yung mga taong bara-bara kung kumilos, kung maglakad, na literal. Di ba, kahit may maputik yan, tatalunin lang niya yan. Okay, kahit may mga bato-bato dyan, inaakyat-akyat lang niya yan. Kasi nagmamadali siya, tama?